Good morning, good afternoon, good night, mga kachokaran. Good news, good news, good news. O, di ba? Good news ngayon. Pero, hindi pa rin natin iisantabi si coronavirus. Si coronavirus po ang dahilan kung bakit din po nangyari itong mga bagay-bagay na nakita ko lang sa FB or sa Facebook. Masaya po, nakakataba po ng puso. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Kasi kahapon ito, kasi ngayon, di pa ako natutulog, pero kahapon ito nangyari, date niya ay 20, if I'm not mistaken. 20, teka lang ha, check ko lang yung date ngayon. Yeah, 20 na ngayon, so nangyari to noong 19, Thursday po. Thursday. Ito po yung title ng vlog natin ngayon. Homeless Shelter. Tulog 6 p.m., 6 a.m. Kain 6:30 p.m. hapunan. Ligo. Yan po yung naka-attract sa akin dun sa picture na nakita ko. Kaya pinamagatan ko tong coronavirus, good vibes muna. Huwag muna tayong masyadong mag-iisip, pero at least dito, sumaya kasi ako habang nakikita ko tong post na ito. So, syempre gusto ko na rin magpasalamat kung sino man ang may kagagawan nitong post na to, no? At isishare ko sa inyo kung sino, dahil talaga nakakataba po ng puso. No, sa mga pagkakataon pong ito ay meron po tayong mga kababayan na nagbubukas ng kanilang palad or ng kanilang tahanan para po sa mga nangangailangan. Okay? Saan po ba ito? Nakita ko po to kanina sa FB. Ito po yung post niya. Okay? Pap Buri. Okay? How yours pronounce it is up to you, pero pagkakaintindi ko dito is Pap Buri o Pap Buri. Okay? Ito yung nakita kong post niya. Naglagay siya ng sign, no, para sa mga homeless, which is nakakataba po ng puso. Kaya tinignan ko po ng tinignan. Tapos ang ginawa ko po kasi, nung nakita ko, tinry ko siyang tawagan, natawagan ko po. So, base po dito sa post niya, nagbibigay po sila ng care, tulong sa mga taong homeless. Tapos, saan po ba ito makikita? Kung mga taga-Kamyas po kayo, taga-Kamyas, malapit lang po ito sa Jollibee. Tapos po sa K8 Street, number 67 K8 Street, East Kamyas, Quezon City. So lahat po, sa lahat po nung nandiyan, nadadaanan nyo na rin po yan. Bali, yung Pop Beauty po kasi, yung Pop Beauty po, nagbebenta po yan ng mga popsicle. Popsicle. So dahil po nagsara, sila dahil dun sa quarantine na pinapatupad po ngayon dyan sa Pilipinas, ang ginawa niya po, imbis na magsara lang, binuksan niya pa rin po ito, pero hindi po siya nagbebenta ng kahit ano. Kung hindi po, ginawa niya po ang kanyang pwesto para maging shelter po ng mga kapuspalad nating mga kababayan. Nagbibigay po siya ng libreng ligo, libreng kain, tapos tulog po. Kasi po syempre, kung nagko-quarantine nga tayo, tapos yung mga kababayan natin nasa labas naman. So, ang ginawa niya, inopen niya yung kanyang pwesto para po doon sa mga nangangailangan tao. Ito po yung Pop Beauty or Pop Buri. Pop Buri, yun po. Ang nakakataba lang po talaga ng puso. So, ano pong ginagawa nila doon sa Pop Buri? Again, ayan, kung gusto niyo pong bisitahin, puntahan. Again, ayan po yung address nila. 67 K8 Street, East Kamyas, Quezon City. Ito po yung
address nila, or check nyo po sa FB, makikita nyo po meron silang mapa doon kung gusto nyo siyang mapuntahan. Pero syempre, yung mga malalapit lang sa Kamias, hindi po pwede yung mga galing po sa malayo. Iyon po yung ordinance eh. So, puntahan nyo for something, tulong, baka pwede kayong tumulong. Kasi, ang balita ko po, nagkukulang, or hindi naman nagkukulang kasi nag-umpisa pa lang. Kahapon pa lang po nag-umpisa, 19. Nanghingi sila ng tulong, especially po sa mga beddings. Higaan po. Kasi po, syempre, maaari pong dumami ang pumunta doon at wala pong mahihigaan. At syempre din po, doon sa rekurso ng mga stocks nila, kung meron kayo maitutulong, syempre, mauubusan din sila ng stock. So, sa lahat po na malalapit dyan, especially po yung mga OFW na meron po kamag-anak sa Kamias, pwede po siguro pakikontak sila para at least makapagbigay ng tulong dito po sa address na to. 67 KH Street East Kamias, Quezon City. So, kung meron kayong mga luma or kahit hindi luma, hindi nyo na po ginagamit na mga bagay-bagay kahit po bago, siguro po pwede po natin siyang i-donate, no? Sabon. Pero importante po talaga, eh, nung nakausap ko po yung may-ari nung shop, kailangan na kailangan po ng beddings. Beddings, higaan po, higaan. So, yung ginagawa nila yan, no? Naggagamot sila nung mga may sugat na bata, kung meron silang sakit, binibigay nila yung sa abot ng makakaya nila sa medical assistance. Sa abot lang po na makakaya nila. Ayan o, yung bata, yan, pinapakain po nila, binibigyan po nila ng shelter. So, kita niyo po yung makitid or masikip or maliit lang po nilang espasyo, inopen po nila sa mga tao. Ganun po, sa maliit na bagay, pero sa akin, hindi ito maliit na bagay. Kasi, hindi lahat ng tao maiisip yung ginawa nitong taong to. No? So, kung titingnan po natin sa slide, ayan po, may pamilya pong tumira doon sa shelter na inopen nila. So, sila, binibigay lang nila yung abot ng mga kaya nila, yung kaya nilang ibigay doon sa mga taong pumupunta doon. So, kung hihingi po sana sila ng tulong, hihingi po sila ng tulong, at least madagdagan po. Ito po yung stock nila as of now, for sure. Kasi, base doon sa announcement niya is until April 12. Anong date pa lang po ngayon? Sigurado po, madideplete yan. So, nangangailangan din sila sigurado ng mga sabon, sige po, shampoo, mga gamit po, mga damit, ganyan po. Pero again, ulitin ko, importante po talaga po yung beddings according po sa kanya. Okay? So, guys, syempre, mayroong mga taong nasa likod nito, no? So, ngayon guys, kunin ko na rin tong opportunity, no? Thank you ako sa kanila kahit hindi ko sila kilala. Thank you ako kahit hindi ako yung tinutulungan nyo. Pero at least, nakakataba ng puso eh, no? Sumaya ako nung nakita ko yung post eh. Kasi daily na lang eh. Coronavirus, tumaas yung ganito. Coronavirus, ganito, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Puro na lang coronavirus. Puro yung negative things yung nakikita ko eh. Pero eto kasi saktuhan lang eh. Bigla kong nakita yung post niya. Alam niyo yung in yourself, bigla ka, alam mong ngumiti ka na hindi mo nahalata habang tinitignan mo yung picture. Nakangiti ka. Kaya yun yung time na bigla akong kinontak eh. Biglang yun, natawagan ko siya ng ganun-ganun lang, no? Sino tong mga salarin? Salarin eh, no? Pero itong mga salarin ito, ito po yung mga mukha nila. Ito po, okay, I'm gonna use my from left to right po kasi yan, no? Ito po si Angelo. Si Angelo, si Ma'am Camille, si Ma'am Lois, ako nga pala si Luri, medyo magkatanog yung pangalan natin.
Tsaka si Ijan. Ijan, malaktakan po tayo. Nakakatuwa, no? Apat sila, ayan, tinawag nila, actually, si Ma'am Camille, ito yung pangalan ng team, yung pagkakasabi niya sa akin, sakto. Ito yung mga pangalan ng team from left to right. Pero para sa akin kasi, ayoko kayong tawaging team, no? Nararapat sa inyo, itong word na to, hero. Okay, fine. Siguro, OOA, no? Pero hindi eh. Hindi lahat ng tao mag-iisip ng naiisip nyo, no? Ito pa nga para sa inyo yan eh. Champion. Champion kayo para sa mga taong natutulungan ninyo. Okay? Kumbaga, panalo, pre, di ba? Champion kayo. Champion. Maraming salamat sa inyo, no? At hindi pa po yan. Warrior po kayo. Kasi, delikado po yung ginagawa ninyo. Delikado rin po, pero sumusugal po kayo. Isipin niyo po, sabi nga is mag-quarantine tayo, pero ang ginawa niyo, nagpatuloy pa kayo, and di rin niyo naman din alam kung yung kinukuha niyo is infected ba siya o hindi. So, guys, uulitin ko lang, no? Uulitin ko, hero, champion kayo, warriors kayo. Okay, guys, lahat ng staff ng Papburi o Papburi, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat sa tulong ninyo. At least, napasaya nyo ako today. Kaya nga po, eto, ginawa ko po kayo ng vlog kasi napakasaya ko sa nakita ko at kawang-gawang ginagawa ninyo ngayon sa sambayan ng Pilipino. Again, sa lahat po ng gustong tumulong, ito po yung contact number nila at address nila. Nangangailangan po sila ng supply. Supply, kahit anong alam nyong, nasa isip ninyong, ibig sabihin ng supply, kailangan po nila ng supply. Supply, supply. Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Mag-comment lang po kayo sa baba. Tatry ko po kayo sagutin. Or sasagutin ko po kayo kasi ito pa lang po ang part 1 ng gagawin kong pagbabantay sa progress nila. Hindi po ako titigil humingi ng tulong sa inyo. Gagawin ko po itong araw-araw. Tatry ko po hanggang April 12 hanggang sa matapos po. Again po, shout out po ulit sa apat na taong ito. Si Angelo, si Camille, si Lois, si Ijan, my hero for coronavirus. Again, ito yung contact numbers nila. Tumulong po tayo, mga OFW, na malapit. Okay, again ha, na malapit. Malapit po sa Kamias. Pasabihan na lang po natin yung mga kamag-anak natin. Baka meron silang pwedeng maiambag dito sa ginagawa ng mga warriors na ito. Again po, huwag po kayong makakalimot mag-subscribe. I-like nyo po yung channel ko. Mag-comment po kayo kung may mga tanong po kayo. Bukas po ulit, titingnan ko po yung update. Tatawagan ko po ulit si Ma'am Camille. Si Ma'am Camille po, ano na po ang progress? Para at least po na-update po tayo sa nangyayari doon sa bahay nila. Baka may mas maitutulong po pa po tayo. Pero I think, per person, siguro pwede rin kayong mag-volunteer, no? Kung sakasakali. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe my channel for more updates regarding these matters. Maraming salamat po. Again, good morning, good afternoon, good night. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. Good vibes.